Angel Gabriel patungkol sa Diyos. Nothing is impossible with God. Kaya, maintindihan ko kung sasabihin mo, hindi ko kayang abutin ang pangarap ko, hindi ko kayang iayos ang pamilya ko, hindi ko kayang tuparin ang mga ninanais kong abuti para sa isang tao, para sa aking kapwa-tao. Pwede kong sabihin, hindi ko kayang itayo ang simbahan sa lugar na ito, etc., etc., etc. By all means, pwede natin sabihin yan kung wala sa buhay natin si Kristo. Pero kung nasa buhay natin si Kristo, kapatid, wala kang karapatan at wala kang dahilan sabihin yan. Sapagkat sabihin ni San Pablo, if God is with us, who can be against us? Nothing will also be impossible for us if God is with us. Amen? If God is for you, nothing and no one can overpower you. Feeling mo lang nag-iisa ka. Pero anong paniniwalaan mo? Yung nararamdaman mo o yung alam mo na pinaniniwalaan mo? Nasa tama ka, nasa totoo ka, hindi ka dihado, liyamado ka. Amen. Sa huli, ang sabi pa ng Panginoon sa ating first reading ay ito, akong si Yahweh ang nagsasabi nito, gagawin ko ito, tototohanin ko ito. And that's the faithfulness of God. Hindi lang siya makapangyarihan, siya pa ay tapat. Sa Diyos, magpinsang buo ang salita at ang gawa. Ang sabi niya sa pamamagitan ni Prophet Isaiah 55 verse 10, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa, hindi na nagbabalik. Ito ay umaagos na tubig, nagiging pandilig. Kaya meron kang mga binhi na po pwedeng maihasik. Ganon ang aking salita. Kapag binitawan ko, hindi nagbabalik ito ng walang bunga. Matatapos at malulubos ang lahat kong nasa. Kapatid, when God promised it, nothing and no one can stop it, can stop its fulfillment. And this is good news for all of us. Sapagkat sa lahat ng narito, lalong-lalo na yung naniniwala sa Kanya, lalong-lalo na yung nag-i-intend na maging mabuting tao, lalong-lalo na yung nagsisikap para sa Kanyang pamilya, I believe and declare, may pangako ang Diyos para sa ating lahat. May pangako ang Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pangako? Yung nararamdaman mo, yung plano mo at yung ginagawa mo na sa mga panahong ito. Gusto mong maging maganda ang takbo ng buhay ng pamilya mo? Gusto mong magantihan ang sakripisyo ng mga magulang mo? Gusto mong mabigyan ng magandang bukas ang mga anak mo? Gusto mong tulungan ang mga kapat mo o ang ibang tao? Gusto mong gumaling sa sakit mo? Gusto mong makaalpas sa problemang ito? Gusto mong makakawala sa bawal na relasyon na kinasasadakan mo? Gusto mong masolve ang problema mo? Lahat ng mga mabubuting bagay na yan, pangako ng Diyos sa'yo yan, kaya yan naiisip mo at yung nararamdaman. Philippians 1 verse 6, ang anumang sinimula ng Diyos sa'yo, sisiguraduhin niyang tatapusin niya ito. Susuportahan pa yan ng Galatians 6 verse 9, do not grow weary in doing what is right, for in due time, you will reap. Hindi sinabing for in due time, maybe you will reap. No. In due time, aani ka. May mangyayaring maganda. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating manalamisa. Lalo pat ngayong panahon ng pandemya na para sa marami, nagkapatong-patong ang ating problema. Umahon ka, kumawala ka. Doon ka pa rin sa plano mo, doon ka pa rin sa ginagawa mo. Walang pangit na mangyayari. Sa huli, kung pwedeng sa kalagitnaan, may pangit na mangyayari kasi ilalayo ka ng demonyo. Pero sa huli, ang nagsisimula ng mabuti at nananindigan ng mabuti, matatapos na mabuti.